What's up, mga katete? Yo, yo, it's your boy again, F Breezy. So, nandito tayo para sa ating honest review sa aking 2019 Yamaha Sniper 150. So, mga lods, kung di ka pa nakapag-like and subscribe, like and subscribe na. Lahat tayo pagpapalaya pag natin nagawa. Yo, so, this is my honest review sa aking nabiling Yamaha Sniper 150. 2019 model. Diretso na tayo agad sa may price niya. Ang price niya is 102,900. Yun ang cash and SRP niya sa mga dealership and sa mismong Yamaha. Shoutout pala sa may Yamaha Marisol sa may Angeles City. May freebies na silang helmet. Though wala pa nakabili dahil ubusan ng stock ng Evo. Evo talang ang gusto ko, yung GSX 3000. So shoutout Evo Philippines. Baka naman, di ba? So currently, naka 440 kilometers na ako. Magwa 1 month na siya niyan. So after that, ng 1 month is papa-change oil na ako. Yun na lang yung abangan nyo sa aking next vlog. Dito talaga ako nag-enjoy sa kanyang dash. Full digital talaga siya. Ang smooth, ang ganda talaga for me compared sa may analog. Mas prefer ko si digital kasi mas modelo na. Kitang-kita mo na talagang alam mo na FI. So in terms naman sa clutch is, dahil wet sump yung clutch niya, yung type na clutch niya is napakadali. Kahit na 1 down 4 up siya, kahit na hindi ako sanay, it's my first time na makatry ng ganun compared sa Wave, no? So hindi siya mahirap gamitin. Siguro kung naka-shifter na panibago, pero ang may papaya ko lang is friendly siya for new aspiring motorcycle riders na kagaya ko. As you can see, 150cc na siya. Kung pang daily driven and for arangkado or pocket, hindi ka na mabibitin sa kanya kasi hindi naman sa bias, pero ang powerful niya kasi in terms of torque, no? Yun yung advantage ng SOC compared sa DOC. Sa DOC kasi, sa like Raider R150, carb and FI is for top speed tsaka horsepower, so mas malakas sila dun. Size ng front tire is 90-80. Yun yung makapal na rin yung harap niya, no? So, tapos dito naman tayo sa may ipan ng likod. Alam ko ano to eh. Yun, 120-70. So, makapal na talaga, no? Kahit stock pa lang. Usually kasi, parang yung ilano talaga ng mga nag-snipers yung banking-banking, sabi nga nila. Though hindi pa ako na-try kasi hindi pa nakapag-long ride talaga. Yun yung advantage ng makapal na gulong. Ayan, ganyang kapal ang gulong. It is good for cornering talaga, no? Hindi ka mabibitin. Sa maganda rin dito sa may snipers, itong footrest niya is na sa side mo siyang gano'n for banking purposes, no? Nasa sa'yo kung gusto mo nandiyan or wala. You can see yung radiator niya. May kulat na siya, liquid cool. So kung talagang mahilig ka sa may long ride tas tipid yung gas, masasabi ko na ito. Hindi naman sa bias, pero kahit na akyatan or ano, yun yung advantage ng manual compared sa may matic. Headlamp, LED na siya. So may low and high. Ang ganda pag gabi, no, mas kita mo talaga. Mas preferred ko siya talaga sa long ride lang na pagpauwi ako from work. Nakikita ko lang downside dito sa may snipers, wala pa silang version na may ABS, unlike NMAX and Aerox. Pero in terms of braking, naman maganda siya. Hindi siya yung parang pa nagpreno ka bigla is mag-slide ka anytime. Malakas ang preno dahil front and rear is disc brake na siya. And yung mga tires nila, as I have said, is makapal na talaga. In terms of fuel consumption, masabi ko is tipid sa city driving. Ang full tank nito is mga nakita ko mga 4 liters. Ang capacity kasi is 4.2 liters sa Sniper. So, ang na-full tank ko nito umabot ng 162 kilometers sa aking first full tank. Eh, yun yung city driving yun. So, mas matipid sa long ride. Siguro abot ng 180 to 200 kilometers depende sa pag-shift mo, sa rev matching, tsaka sa pag-ano mo ng silinyador.
So currently wala pa talaga akong nabiling pyesa dito sa may sniper. Ang balak ko siguro is unahin siguro muffler kahit naman saan, pero medyo nahihirapan pa akong pumili. Tsaka wala pa tayong mga budget, mga loads. So ang tinanggal ko manis yung fender niya dito, yung tapalodo. Mas kita kasi yung quit ng sniper dahil naka monoshock. Ang downside lang nito pag umulan is yung dumi, yung ano nga, yung putik, no? Baka maputi lang sa likod. As you can see, dumi-dumi mo! Dumi-dumi pa ng ating motor. Abangan natin for the next vlog. Ang next vlog natin is paano linisin ang motor, ang do's and don'ts para sa isang matte finish na sniper or kahit anong motor, basta matte finish.